Hello, sound check guys. So, yeah. So, let us dissect no, the budget here. Kasi pinag-usapan natin a moment ago yung budget dimensions by sector. So, we have how many sectors, no? So, we have the social services, economic services, then we have the general public services. No, we have the debt burden and the lastly yung defense, no? All right. Then in terms of priority sector, dito kasi may mga priority sector tayo. Kung ating titingnan dito, no, yung priority sector, guys. Meron akong mga hinighlight dito. Ay, kung makikita niyo may mga highlight diyan. Yung mga hinighlight ko, yun yung mga sector na sana ay itinaas pa kasi medyo ano eh kukulangin yan, no? So tingnan natin mabuti. So sa priority sectors andito, unang-una dito yung education, which is the DepEd, state universities and colleges, the Commission on Higher Education and TESDA. Noong 2024, ang kanilang General Appropriations Act ay 968.9 billion. Ngayon, dinagdagan at naging 977.6 billion. Alright? So, tumaas. Sa susunod naman, yung public works. O sumunod dito, no? Ito yung pinakamataas, ano, yung education. Sumunod sa kanya yung DPWH or Public Works, no? Noong 2024, ang General Appropriations Act nito ay 997.9 billion. Alright? So, yun yung kanyang appropriated amount. Pero ngayon, itong 2025, guys, ay it only amounts na lang sa 900 billion pesos, no? So 900 billion. So meaning to say nagkaroon ng na-less yung infrastructure dito, no? Yung infrastructure mo ang binawasan kasi if you will notice 997.9 billion noong 2024. Ngayon naging 900 billion lang. So ang naibawas dito is 97.9 billion. So, ito na. Dito na papasok yun. Ano? Kaya, siguro, kaya pala, nung mga nakaraan, kumukuha pala sila, kinukuha nila sa PhilHealth, no? Philippine Health Insurance Corporation sa atin, no? Na yung mga maliliit na tao, kamukha ko, mahihirap. Kinukuha sa atin, no? Dito sa PhilHealth. Para kasi, ang PhilHealth kasi, guys, para sa taong bayan, ano? Kumuha dito ang ating kukuha sana dito ang ating pamahalaan na nagkakalaga ng 90 mil na bilyones, 90 billion pesos. So kanina nga binanggit ko sa inyo, makikita niyo naman, ipapasigil ko mamaya, kaya pala nagkaroon ng problema dahil binawasan nila yung public works. It pertains or refers to infrastructure. Pag sinabi nating public works, it refers to infrastructures like mahalaga to, no, guys? Kamukha ng road. National road, no? Importante yan. Papasok dyan yung mga flyover. Papasok dyan yung mga, what do you call that? Yung skyway, etc., no? Yung malaki, no? Expressway, etc. Which is very significant to our economy. Para mas lalong mapadali ang pag-travel, conveyance ng mga products from rural to urban, no? But the thing is, it was lessened, no? Decreased by this administration. We don't know why, no? So not unlike previous administration of Duterte, no, we have build program. So there are a lot of roads, bridges, no, airport na naitayo, no. So that's very significant kasi, guys, para ma-open ang ating bansa, no,
doon sa tinatawag nating globalization. Yun nga ang ano eh, dati kasi nung mga panahon pa ni former President Fidel Valdez Ramos, nung nagkakaroon tayo ng opening our economy to globalization, how can you open your economy to globalization if you do not, no? If you're not trying to reconstruct, no, the roads, bridges, the airports, the terminals here in our Philippine Republic, no? So that we will be competitive enough panlaban dun sa ibang bansa. So, during those time, we cannot, talagang hindi tayo makapag buwelo dahil dapat noon pa yan nakita na, no? Dahil kulang, hindi maayos ang ating mga kalsada rito at paliparan, no? Not unlike now, nung panahon ni President, panahon ni during the time of President Duterte, doon nagsimula. Ewan ko lang ngayon, ano, kung anong mangyayari ngayon sa panahon ni President Marcos Jr. Kasi binawasan niya rito, no? Yung problema nga doon, yung isa pa yan, ano, yung 90 billion pesos ang kinuha sa PhilHealth. Unti-unting kinukuha yan. Alam naman natin yung PhilHealth, guys, importante yan sa ating mga mahihirap kasi kailangan natin yan. Unang-una sa kalusugan. Kalusugan ng mga senior citizen. Siyempre, sakitin na yan. Matatanda na. Mga person with disability, no? Na nahihirapan. Siyempre, nahihirapang ano yan sa... sino susuporta sa mga yan? No, dapat suportahan ng state yan, ng government. Ngayon, ang natataka ako, ba't tatanggalin ninyo yung pondo dyan sa PhilHealth para gawin yung infrastructure? No? Mas importante yung buhay ng mga tao kasi sunod dyan, kasunod ng ang kalusugan, yan ang buhay ng tao. At remember, tandaan po natin, napakaraming mahihirap sa ating bansa, no? Na nangangailangan ng tulong pinansyal, especially sa health, no? Yung iba nga hindi na naaabot sa mga liblib na lugar sa Bisaya at Mindanao, no? Maging sa Luzon. So babawasan niyo pa yung PhilHealth. Ang nagpasimuno niya na nagpasimuno ang gumagawa niya si Ralph Recto, no? Sana ihinto nyo na yan, no? Pero I think the Supreme Court is doing its job right now. Kasi yan ay pera ng mga tao. Pera ng mahihirap para sa kanilang kalusugan. Understood? Kaya mabigat yung ginagawa ninyo. Ibalik nyo yan, no? Another thing is yung flood project. Kasi andito pa lang tayo sa public works, guys, eh, no? Yung flood project, yung nakaraang bagyo, si Bagyong Christine, no? Actually, malulupit yung mga bagyo, no? Yung mga bagyong babae, no? Bagyong Katrina, Bagyong Christine. Itong si Bagyong Leon, hindi masyado, no? Itong dalawa. Pero yung recently, si Bagyong Christine, no? Nilubog niya ang Bicolandia at ang Batangas, no? Area. So, kawawa. Ang daming namatay. So the thing is, nung na-research ko, meron pala tayo guys, 61 point something billion na nakalaan para sa flood project, no? So we don't know what happened with the money, no? Eh, hindi ko alam kay Zaldico kung ano yung ginawa niya dyan, no? Zaldico. So sana, if ever, kung hindi natin mamitigate yung mga disgrasya dyan, no, nabawasan, sana hindi na lang kayo naglaan ng pera diyan kasi 61 billion is something. So 61 billion if nagawa yang what they call that flood project diyan sa Bicol, siguro ngayon wala masyadong namatay, konti lang o at least walang namatay, di ba? Kaso nga lang because of what happened. Bakit ganun? 61 billion, saan nyo nilagay yung pera? No? Anong ginawa ninyo?
lubog na lubog ang Bicolandia, tapos ang dami pang namatay. Alright? Anong ginawa niyo doon sa pondo para sa flood project? Isang malaking question yun. Dapat sagutin niyo yun, ano? Dapat you must answer that. Una-una, yung kanina, yung sa PhilHealth na kinukuha niyo yung pera ng mahihirap na 90 bilyones. Tapos ngayon naman, yung 61 billion na for flood project, saan napunta yun, di ba? So, yun. Kasi yan, papasok yan, yung flood projects na yan, flood project program ng government, papasok sa public works yan. Anong ginawa ng DPWH dyan? No, ng Department of Public Works and Highways, di ba? Susunod dito, guys, ito na nga, yung nabanggit ko kanina na yung health. Health includes PhilHealth. Now, noong 2024, ang General Appropriations Act para dyan ay umaabot ng 308.3 billion. Ngayong 2025, binawasan, guys, ang laki. So, naging from 308 billion, naging 297.6 billion pesos na lang. So, binawasan din to, guys. No? Doon sa infrastructure, binawasan din dito sa health, no? So dalawa na. Decrease, no? Actually, ito nangyari diyan, guys, no? Kung maganda ang public works natin dito sa ating bansa, kasi capitalization 'yan, eh, no? We are creating, we are producing strong fixed asset. Konti lang ang madidisgrasya, konti lang ang mapapahamak. Pero dahil wala talagang ina-allocate, ina-appropriate at nilelesen pa, magiging masama ang kondisyon ng ating mga kababayan. Ano? Ngayon, dito naman sa health, sa kalusugan, ganun din. Mayroong perang nakaukol dyan na yan ay fixed that will be permanent and dapat maging progressive pa, huwag mong babawasan, ano? Huwag nyo i-regress. So, but the thing is, it became regressive, no? From 308, naging 297 billion na lang, binawasan pa. So, kawawa kami. Ako, mahirap ako eh. Kawawa kaming mahihirap na umaasa lang sa pamahalaan. Diba? Ngayon dito, guys, if you will notice, dalawa na yung binabaan, ano? Infrastructure, yung public works, and then yung health. Dito naman sa Interior and Local Government, which is the DILG. No, noong 2024, ang kanyang General Appropriations Act ay 263 billion pesos. Ngayon, tinaasan, no? Tinaasan yung DILG. Ginawang 278.4 billion pesos. Yan. So, tinaasan niya yung DILG. Yan yung local government, no? So, this pertains to the cities, municipalities, no? Barangays, no? Itong DILG. So, tinaasan niya. So, meaning to say, what are the reason behind this na tinaasan niya yung DILG? So, this is to, wala namang masama rito eh. Because this leads to empowerment, no? Empowerment of the local governance. Pero ang dating lang, dapat lang ay balansehin mo. Ano ba yung mas pinakamahalaga, pinakaimportante para makatulong sa ating mga kababayan? Balansehin mo dapat to, no? Now, dito sa DILG, okay lang yan. Pero dapat yan yung makita natin kung ano ba yung mga programs, projects para dito, no? Na ilalaan natin. Ano ba yung empowerment, no? Ibibigay mo kay DILG Secretary Remulla para maayos ang ating mga kalunsuran, no? Munisipalidad dito sa ating bansa. Alright? Another thing is yung defense, no? So yung defense, guys, according to the General Appropriations Act of 2024, it's 240.6 billion noong nakaraan. Ngayon, tinaasan din niya. Ginawa niya 256.1 billion pesos. So tinaasan niya yung depensa, no? So may to say, sana mag accumulate siya ng mga what they call that war materials, war equipment, no? Kasi ang inaano pala niya sa kanyang platforma is yung West Philippine Sea, no?
yun na naging parang pinaka-platform niya, no, WPS, at nagtayo pa siya ng mga, what do you call this, EDCA, no, dito sa ano. Alright. So, yeah, tinaasa niya for preparation. Maganda rin to. Kaso nga lang, guys, dapat binabalance. Ano ba yung, dapat nagpa-prioritize tayo. Sa akin, ano, dapat pinaprioritize dito muna. Unang-una, yung health. Yung kalusugan. Sabi ko nga, imbis na sa Senado, imbis na ang pag-usapan nyo dyan, na, kasi ang pinag-usapan sa Senado, pati sa House of Representatives, yan sa Quadcom Committee, no, Quad Committee, ay yung mga issue. Itong issue na to ay nakaraan na. Dapat ang pinag-uusapan nyo dyan, no, gumawa kayo ng batas na makatutulong sa mga mahihirap. Sana nga, unang-una dito yung health. Magtayo kayo, magpasa kayo ng batas ng isang ospital na lahat libre para sa mga mahihirap. No? All free expense. No? Dapat ganun. Dapat maglatag kayo. Hindi yung puro grandstanding, pansariling interest para manalo ka sa eleksyon. Hindi ganun. Ibali, di ba guys? Okay, so yun. So yun yung mga tinaasa niya. No? Siyempre, education, okay naman tayo dyan. Tinaasan. DILG, tinaasan niya, no? So, what are the programs, what are the projects sa defense? Tinaasan din niya, alright? Pero ibinaba niya dito sa public works, infrastructures, and health. Ang susunod natin is social welfare or the DSWD. Noong 2024, ang General Appropriations Act ng DSWD is 248.1 billion pesos. Pero ngayon, no, no? Ngayon 2025, binawasan din niya 'to, no, social welfare. Naging 230.1 billion na lang, no. So, malaki na ng binawas niya ito, no? 48 billion, no, tinanggal niya sa social welfare. Ito ay para sa dapat ka tinataasan mo pa to, dapat to naka-fix para basta sa tao, guys, in terms of governance, fix yan sa tao kasi tulong yan eh. Ayan, kamukha niyong health. Yung health, dapat naka-fix yan. Itong social welfare, naka-fix yan. Sa tao kasi yan, huwag mong babawasan ang sa tao. No? Kamukha to health, kalusugan. Social welfare sa lipunan, ano? Kanyang ginagalawan. Ano yung mga makakatulong? Kasi papasok yung social welfare. Dapat nga dyan, kayong mga nandyan sa Senado at sa House of Representatives, gumagawa kayo ng batas in which yung tao, halimbawa, na unemployed, dapat yung tao na unemployed, bibigyan nyo siya ng support for about, siguro, let us say, 6 months, no? 6 months, binibigyan nyo siya ng salary, no? Expense for 6 months hanggang makahanap siya ng trabaho. Dapat ganun ang ginagawa nyo. Hindi kung anong nung issue ang pinag-uusapan nyo dyan, tapos na. No? Dapat din nyo pinag-uusapan dyan yung kailangan school. Hindi nyo pinag-uusapan dyan yung mga Pogo-Pogo EJK. Hindi nyo pinag-uusapan si Kibuloy. Hindi nyo pinag-uusapan dapat niya sila Tatay Digong. No? Kasi iba na yun eh. Ibang administration. The thing, what is happening right now is itong administration na ito, no, is kinu-question yung ginawa ng nakaraang administration, which is very wrong. Because during that administration, the previous administration, that is correct because that is the policy of the government. Diba? Dapat ngayon, kung ikaw ay presidente, dapat ayusin mo yung iyong administrasyon. Gumawa ka ng mga magagandang programa at proyekto na makatutulong sa mga mahihirap na tulad namin. Hindi yung batikos ka ng batikos sa nakaraan. You must establish yourself. No? I-establish mo yung sarili mo. Hindi yung maninira ka ng maninira. Namumula ka ng paninira. Umahanap ka ng mga butas. Sisirain mo. Pero ikaw, sa sarili mo, yung sarili mong administrasyon, hindi mo maiayos, di ba? So, paano ka magiging unit team, di ba? Kamukha niyan. Unit team, pero watak-watak, di ba? So, anong ibig sabihin nun? Alright, so, ito pa. No, aside from this social welfare, ito yung kanyang ano nun eh, ni President Marcos Jr., ito yung kanyang flag bearer, no? Itong agriculture,
Department of Agrarian and attached corporations like the Department of Agrarian Reform, no? DA and DAR. Dati, 2024 sa GAA General Appropriations Act, ito ay 221.7 billion ng budget. Dapat dinagdagan to eh. Kaso ngayon guys, binabaan. Ginawang 211.3 billion pesos. No? Dapat nga niya tinaasan mo kasi nga, yan ang plug bearer mo. Kasi ako, nung nakikinig ako dati sa TV at nagbabasa ng mga dyaryo, nag-research, itong plug bearer niya eh. Ang kanyang sinabi pa nga nun, that the country of the Philippines must be self-sustaining. We must achieve self-sustainability, especially with food, etc. How can you self-sustain if you cannot strengthen the agriculture? Kaya nga, sa university, sa colleges, no, pag tinuturo ko yun, the foundation of an economy is none other than agriculture. So we must strengthen agriculture. Kaya nung nakikinig nga ako sa kanya, kay President Marcos Jr. noon, tuwan-tuwa ako dahil I think this president will strengthen the agriculture, no, sector here in the Philippines. But ngayon, wala nga, no? Nagtataka tayo, but binawasan pa niya from 221.7 billion naging 211 billion na lang yung budget sa agriculture. Kaya ngayon sinasabi niya, marami nagagalit guys dun sa 20 pesos per kilo na bigas, no, na pangako niya. Yun pala ay 1/4 lang, 20 pesos 1/4 kilo, no? 1/4 lang pala, hindi kilo. Okay. So yun, actually dapat press inayos mo yung agriculture, dapat tinaasan mo nga to, dapat yung agriculture nga ang pinakamataas sa lahat eh. Kasi that is your plug bearer, no? Dapat yan ang inayos mo kasi nga self-sustainability. Pag maganda yung ano natin, yung pagkain, hindi tayo magugutom, hindi na magugutom ang mga Pilipino. So gaganda ang ating ekonomiya dahil malakas ang agrikultura. Alam niyo ba na ang mga malalakas na bansa ay naitayo kanilang paa sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kanilang agrikultura? Kaya yung agriculture is the foundation of every economy in the world. Tandaan niya. Dapat yung talagang pinokus niya, no? Sayang, no? Okay, next is transportation. Tinaasan niya to ang transportation sa DOTR, no? So, nung nakaraang taon is 73.9 billion. Ngayon tumaas, naging 180.9 billion pesos. Laki. Tumaas. Ngayon dito, isa pa rito, yung judiciary, no? Dati 60.2 billion. Ngayon tinaasan niya yung budget, naging 63.6 billion pesos sa judiciary, no? At ganoon din siyempre, judiciary, mayroon pang justice, the Department of Justice, no? Actually, dapat iisa nga lang to eh, no? Judiciary at justice, no? So sa Department of Justice noong nakaraan is 38.2 billion. Ngayon naging 40.6 billion pesos dito sa Department of Justice. No? If you will go and look at these sectors, mamukha nito. Judiciary sector and justice, the department, naka-specify dito Department of Justice, no? Iisa lang yan eh, no? Iisa lang to eh, judiciary, justice, kasi pinagbukod niya. So sa judiciary, it's the judicial branch of the government, the Supreme Court, no? Ang binudget niya is 63.6 billion, tumaas, no? Ng halos 4 na billion. Tapos sa Department of Justice, nagbigay din siya ng budget, nag-alat din ng napakalaki, no? So from 38.2 billion last year, ngayon 40.6 billion pesos, no? Alright. So, yun lang. Maganda rin siguro kung naayos itong judiciary at itong justice, DOJ, na iseserve yung justice sa mabilis na paraan. Yun ang maganda. No? Sana, ganun. Ito pang transportation, tinaas din. Itong transportation, sana there are ideas na talagang
mag-strengthen dito sa transportation, there are programs and projects para gumanda ang Kalakalan, ano? Alright. Pero sa akin, guys, to, hinighlight ko, makikita nyo dito, no? Na ito nga, ito, kamukha na ito, itong agriculture, social welfare, health, public works, dapat ito yung mga inano mo eh, priority mo. Unang-una dapat priority niya dito yung health at saka yung social welfare. Kasi sa tao yan eh. Kung ako ang presidente, I'm going to prioritize first yung health, kalusugan ng tao. Then, especially the social welfare. No? Then, syempre, I'm going to talagang prioritize din itong agriculture para maging self-sustainable tayong bansa. No? Konti lang ang magugutom. Kasi ngayon marami na nagugutom, no? Sa isa pa, sa taas ng presyo ng bilihin, sa there is a high inflation, ang taas ng inflation. Pero niyo nung nakita ko sa Google, a dollar is against 58 pesos here in the Philippines. So ibig sabihin, napakababa na po ng value ng ating piso dito sa ating bansa. Napakababa na. So 58 pesos. No, nakakatakot po kasi nga pabagsak na ang ating piso at baka mamaya niyan ay mag-alisan na rin yung ating mga investors here in our country. And natatakot ako dahil baka mamaya yung piso ay gawin na lamang papel, kamukha nung nangyari sa Venezuela, no? The Zimbabwe, ginawa na lang pangsindi ng apoy. No? At yun nga, yun ang nakakatakot sa atin ngayon dahil pababa ng pababa ang value ng piso. Kasi ibig sabihin niya, pag pababa ng pababa ang value ng piso, pataas ang halaga ng bawat bilihin. Tandaan niyo yan, guys. Maaaring ang isang tasty ay maging halagang 1,000 piso na. No? Isang tasty, unang-una, first step, maging 500 pesos ang tasty. Tapos ang tasty maging 1,000 pesos for the other coming years. Diba? Napaka, kaya isipin natin yung mga iboboto natin. Unang-una, yung mga mambabatas natin, mga senador, kongresista. Dapat ang iniisip nila ay ano ba ang mga batas na maaaring makatulong sa mga mahihirap. Kasi ang trabaho ng senator at ng House of Representatives ay legislation. They are lawmakers. Huwag niyong gawing Korte Suprema ang House of Representatives at ang Senate. Di ba? Ibigay niyo yan, trabaho na yan sa judiciary. Diyos mayo. Okay, so yun. So yun, ito yung budget na yan. Sana naging matalino, no, para sa budget na to. Kasi actually, ayun ang isang proposal ko, no? Ako, minsan gagawa ko ng sarili kong platform. If I will become the president, I'm going to give you my platform. Isang maganda ko rito, ang gusto ko rito ng platforma, yung magkaroon ng isang ospital, no? On my first year, 2 years, no? As president, magtatayo ko ng isang ospital kung saan, dito sa Metro Manila, na kung saan, lahat libre, walang babayaran ang mga mahihirap. No? Walang babayaran. So, yun yung isa. No? So, gagawa ako ng platforma ko ng sarili ko. No? In terms of economy, we have, sa economy, meron tayong monetary policy, fiscal policy, at trade policy. Monetary, fiscal, and trade policy. Right? So that we can control the economy. Alright? So ngayon, nagkakaroon tayo ng problema. Kaya nga dapat ngayon, guys, kasi tumataas na yung value ng piso, dapat kontrahin nga yan eh. Alam mo, kukontrahin mo yan. In terms of economy, ikukontrahin mo yung devaluation of your monetary currency. Kukontra mo siya. Dapat, pinaasan mo yung infrastructure mo, yung public works para maraming maging trabaho. Gagawin yan, ano? Pag dumami ang trabaho niyan, marami, lalakas na naman yung purchasing power ng mga consumer.
marami na namang mabibili. So, babalik na naman sa normal yung ating economy like that. No, tataas na naman. Bababa na naman yung dolyar, no? Kasi ganito guys eh. Pag yung dolyar ay mas mataas ang value kaysa piso, natatalo economy natin noon. Hindi ka dapat maging masaya noon. No? Nawawalang kwenta ang ating pera, ang ating ekonomiya. Okay guys, so hanggang dyan na lang tayo, no? And sa mga susunod natin discussion, itatakal pa rin natin to. Pero abangan nyo yung aking iba pang mga i-discuss dito, no? Dito sa Dr. Rico J TV, usapang politika, itong proposed national budget. So please subscribe, watch, like, and share, comment to my YouTube channel. And stay safe guys, bless you guys, bless us all. And thank you guys. Bye-bye.